Sa ibang balita, umaapela ang isang grupo ng Pinoy seafarers na matanggal ang kontrobersyal na execution bond provision sa panukalang Magna Carta of Filipino Seafarers. Ayon sa grupong Amor Seaman, magiging pahirap ang provision ito bago nila makuha ang kanilang disability benefit sakaling magkasakit o madisgrasya sila sa barko. Ito ay dahil kailangan nilang mag-post ng bond kung gusto nilang mag-file ng kaso laban sa kanilang ship owners. Sa ilalim kasi ng kasalukuyang batas, kapag nanalo na ang isang seafarer sa dole ay final and executory na ito. Kaya nananawagan ang grupo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-veto niya ang nasabing provision. Eh kami, wala kami pera na pangkasband eh. Kasi pag ang seaman nababa na, miski walang sakit ang seaman, pag nababa na yan, 1 to 3 months, wala na talagang pera eh. Nagsasangla na yan at nagbebenta na ng mga kaari-arian. Marami ang seaman na mamamatay. Ang cancer, tulad ng cancer. Pag tinigil na yan ng agency, wala na allowance, tas wala na rin gamutan. Ano ang ipagtutustos nila para ituloy yung chemotherapy nila? At ito rin mga na-stroke, ganun din ang sistema niyan. Mamamatay din sila. Kasi wala na silang ipagpapatuloy na pera para sa medication nila. E kung ibigay agad nila yung claims, mabubuhay sila. E mahirap na nga ang seafarer. Wala na nga ang pera yan. Wala pang trabaho. At pupunan mo pa ng band, di bali wala ang panalo ng seafarer.